Matapos nga ng napakagandang performance ni Malik Monk para sa Los Angeles Lakers sa buong taon, mukhang nag-pay off ito mga idol. At apat na NBA teams ang may gustong kumuha sa kanya mula sa team ng Lakers. Ayon nga sa isang NBA insider mga idol, sa pangunang team nga ay ang team ng New York Knicks. Last year pa nga daw, last off season, ay may interest na itong Knicks kay Malik, pero barang nga silang starting shooting guard na si Evan Fournier. Siguro kapag na-trade nga nila itong si Fournier, si Malik Monk ang kanilang tatargetin. Isa pa nga mga idol dyan ay ang team ng Chicago Bulls na kinakailangan ng 3-point shooting at kayang-kayang ang ibigay neto ni Malik Monk sa kanila yan. Isa pa rin mga idol na may problema nga sa shooting ang gustong kumuha dito kay Malik Monk, ayan nga ay ang team ng Cleveland Cavaliers. At sa pang-apat naman mga idol, ang Dallas naman, ang team ng Mavericks ay meron ding interest dito sa shooting guard ng Lakers. Kaya nga't mukhang mahihirapan ang team ng Los Angeles mga idol na i-keep itong si Malik dahil itong ibang mga teams na ito ay kaya nga offeran siya ng malaking pera kagaya na lamang ng 3-year $32 million na contract na hindi nga kayang i-match na itong team ng Lakers. Pero anyways mga idol, sa tingin nyo ba dapat na bumalik itong si Malik Monk sa team ng Lakers or lumipat nga siya sa ibang team para mas malaki ang kanyang sahod? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman, ito ngang si Drake mga idol ay pumusta sa team ng Golden State Warriors na manalo nga. Nagbet nga siya mga idol ng 200,000 Canadian dollars or kung sa pera nga natin mga idol ay 8.3 million pesos. Ganyan kalaki mga idol ang tiwala ni Drake dito nga sa team ng Warriors. At kung sakaling magkatotoo man yan mga idol, alam niya ba, maaring ngang manalo si Drake ng 41.5 million. So yung 8.3 niya nga mga idol ay maaring maging 41.5 kung mananalo ang Warriors ng... Next balita naman tayo mga idol ay patungkol kay Russell Westbrook. Sabi kasi ng ilang mga NBA scouts pati na rin ng ibang NBA executive, nakikita nga nila itong si Westbrook bilang isang player na hindi na nga useful sa NBA. Matapos nga yan ang hindi maganda niyang season sa Lakers. Pero mga idol, sa tingin ko naman nag-struggle lang itong si Westbrook sa Lakers dahil nga hindi fit ang mga players sa kanya. Pero kagaya ng nakita natin sa Wizards, sa Rockets, kapag naman ayos ang fitting ng kanyang mga teammate, ng kanyang buong team, ay maganda ang nilalaro neto ni Westbrook. Pero anyways mga idol, kayo ba ay sumasang-ayon sa ibang mga NBA scouts na ito na hindi na nga daw useful player itong si Russell Westbrook sa mga teams? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan ang lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!